Gusto ni Pangulong Bongbong Marcos na mas maraming sektor pa sa bansa ang makapagbukas. At para magawa yan, isa sa mga tinitingnan ang pagluluwag ng restriction sa mga dayuhang papasok sa bansa. Pag-uusapan daw yan ng IATF sa susunod na linggo. Tayo ay hopeful na sana dadating na tayo dun sa punto na makikita natin that we can already go back to normalcy. Yun nga lang, dumarami ulit ang mga tinatamaan ng COVID-19 sa ilang lugar. Pero hindi raw yan dahil sa mas pinaluwag na face mask policy kamakailan sa open spaces, kundi dahil sa face-to-face classes. Nasa front line ng balitang iyan si JC Cosigo. Pinag-aaralan na ng Health Department na posibleng pagluluwag ng border restrictions para sa foreign travelers na gustong pumunta sa Pilipinas. Kasunod na rin doyan ang utos si Pangulong Bongbong Marcos na makapagbukas pa ng mga sektor sa bansa. Based on the directives of the President, na sabi niya, mas magkapagbukas pa tayo further ng mga sectors at mas maluwagan natin ang ating mga restrictions sa border. Pag-uusapan ito lahat sa IATF. Sabi ni Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere, ang sinusunod pa rin sa ngayon ay Executive Order 168 na siyang lumikha sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF. Kapag ka fully vaccinated with boosters ang foreign national, pinapapasok na po natin, wala na rin silang quarantine. Those who are fully vaccinated but without boosters, we just require for them to have a negative RT-PCR prior to arrival, 48 hours. Kapag ka negative sila, they are not to undergo quarantine anymore. Kasama ito sa pag-uusapan ng IATF sa mga susunod na linggo. Pero hindi ibig sabihin na posibleng pagluluwag ay tapos na ang pandemya. Sa Amerika kasi, sinabi ni US President Joe Biden na tapos na raw ang pandemya. Sa panayam sa isang TV news program sa US, aminado si Biden na nandyan pa ang virus at marami pang dapat gawin. Pero giit niya, the pandemic is over. Kung mapapansin, wala na raw nagfe-face mask sa kanila. Pero maayos sa kondisyon ng lahat, kaya nagbabago na raw ang sitwasyon. Sinabi ni Biden sa kabila ng bilang ng mga namamatay sa COVID-19 sa Amerika na nasa 400 kada araw. Dalawang linggo lang ang nakakaraan na manghingi siya sa Kongreso ng additional $22 billion o 1.2 trillion pesos para paghandaan ng posibleng surge doon. Hindi naman sang-ayon dyan ang DOH. That the pandemic is already over. The pandemic cannot be over if there are still this number of deaths happening all over the globe, iba't ibang bansa. We cannot say that the pandemic is over if we can still see transmission happening between and among countries. Tanging ang World Health Organization daw ang makakapagdeklara na tapos na ang pandemya base sa kanilang assessment sa iba't ibang bansa. Hindi pa rin nakikita ng ating health experts na patapos na ang pandemya. Because although mas mababa ang mga kaso natin ngayon kumpara noong January or noong September last year, pero tuloy-tuloy pa rin na meron tayong community transmission, especially with this BA.5 variant. No? Ngayong araw nga, nakapagtala ang bansa ng 814 karagdagang kaso na mas nakakahawang Omicron sub-variant. Tumaas din sa 15.6% ang COVID weekly positivity rate sa Metro Manila noong September 17, kumpara sa 13.3% noong September 10 base sa Okta Research. Tumaas din ang bilang ng mga nagpopositibo sa Bulacan, Cavite, Laguna, Pangasinan at Rizal. Pero sabi ng DOH, hindi yan dahil sa piniluwag na restrictions sa outdoor masking, kundi sa pagbabukas ng face-to-face classes noong Agosto. Once mobility increases, we expect that there is more interaction between and among people. Kaya po, kapag mas maraming interaction, mas posible ang transmisyon ng sakit. Ang mahalaga raw mabantayan, ang severe critical cases, pati yung mga namamatay sa sakit. Sa datos ng DOH, bumabas 3 namamatay sa COVID-19 kada araw ngayong buwan, kumpara sa 17 average daily deaths noong Agosto. Kaya walang patid na kadilang panawagan sa lahat na magpabakuna at magpaturok ng booster kontra COVID-19. Lalo't maglulunsad ulit sila ng Special COVID-19 Vaccination Week mula September 26 hanggang 30. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosigo, News 5.